Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin kung paano nagsimula ang kumpanyang Netflix, paano ito lumago at kalaunan naging bilyonaryong kumpanya. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Netflix ay isang kilalang media service provider na kung saan inaallow nito ang mga user o subscriber nito na mag-stream ng mga movies at TV programs na mapapanood sa kanilang mga computers, mobile phones, smart TV at iba pang mga supported devices nito. Itinatag ang Netflix noong 1997 ni Reed Hastings at Mark Randolph sa Scotts Valley, California. At noong October 2018, ang Netflix ay mayroon ng halos 137 million na users worldwide. Maliban lang syempre sa China, Syria, North Korea at Crimea. Walang Netflix sa mga bansang yan. Pero paano nga ba nagsimula ang Netflix? Ang ideya ng Netflix ay nagsimula noong 1997 nung si Reed Hastings ay nagbayad ng penalty na $40 dahil late na nitong naisahuli yung hiniram niyang VHS movie na Apollo 13 mula sa video rental store na hiniraman niya. Yung video rental store kumbaga para bang Video City yan sa atin. Pero nung time na yun, VHS pa yung pinaparenta. Dahil sa penalty na binayad ni Reed Hastings, dun siya nagkaroon ng ideya. Naisip niya na mayroong magandang market sa ganitong negosyo. Kaya dito siya nagsimulang mag-research at magkalap ng mga ideas kung papaano magsimula ng movie rental business gamit ang mail. That time hindi pa ganun kapamilyar si Reed Hastings sa mga DVD. Kaya kinausap niya yung kaibigan niyang si Mark Randolph na isang computer scientist at mathematician para maging partner. E sakto nung panahon yun, co-founder si Mark Randolph ng Micro Warehouse na isang computer mail order company at nagtatrabaho rin ito sa kumpanya ni Reed Hastings na Pure Atria. Marketing director si Mark Randolph dito. So para maumpisahan ang naisip na negosyo ni Reed Hastings, nag-invest ito ng $2.5 million. At tinawag nga niya itong Netflix. Habang ang kanyang kaibigan at partner na si Mark Randolph ay na-inspired sa Amazon na isa ring online platform company, nagdesisyon ito na i-consider ang pagbebenta ng maliliit na items online gamit ang kaparehas na method nito. VHS tapes pa ang unang kinonsider nun. Pero na-reject ang ideyang ito dahil magastos ang mag-stock nito at mahirap ito iship. Pero nung na-realize nila na ang mga customers ay mas willing na bumili ng DVD online, dito pumasok ang ideya na mag-ship ng mga DVDs. Kakauso lang yan sa US that time. So sinubukan nila na magpadala ng DVD sa bahay ni Reed Hastings. Nung nakita nila na nakarating na maayos yung items within 24 hours, dito na nila ito sinimulan. Sa kaparehas na taon, 1997, ang Pure Atria na kumpanya ni Reed Hastings ay naibenta sa halagang $700 million sa Rational Software Corporation. Tinagurian itong richest acquisition in the history of Silicon Valley. Noong 1998, ang Netflix ay itinatag ang kanilang webpage at ito ang naging kauna-unahang online DVD rental store sa buong mundo. Nagsimula ang Netflix sa 30 na empleyado at meron itong 925 na movies na pwedeng rentahan. Ang presyo nila per rental ay kaparehas ng kakumpetensya nilang kumpanya na Blockbuster. Ang Blockbuster ay supplier ng mga rental shops ng movies at video game rentals. Gayunpaman, hindi ito naging successful dahil hindi ito naging kilala. Kaya noong 1999, nagka-idea na naman si Reed Hastings na maglagay ng monthly subscription service na may free 1-month trial. Sa subscription na ito ay kabilang na ang unlimited rental sa particular na movies. Depende sa package kung ilang movies ang kasama rito. Bukod dun, wala na itong due dates, walang late fees o penalties, walang shipping o handling fees, at wala na ring rental fees per movie. Ibig sabihin kung nakasubscribe ka sa Netflix that time, bultuan ang DVDs na ipapadala sa'yo. Kumbaga meron lang certain number of movies lang ang pwedeng panoorin per package.
Kung gusto mo ng bagong movies, kailangan mong ibalik yung luma. Take note, hindi pa natin pinag-uusapan yung Netflix sa panahon natin ngayon na digital. Physical DVD pa ang pinaparenta ng Netflix dito at siniship. Pero tulad ng kinuwento ko kanina, inalis na nila yung traditional na pagrenta. Bali, naging monthly subscription service na ang Netflix. Pero alam nyo ba na dito na sila nagsimulang pumatok? Bagamat trial period pa lang ito ng kumpanya. Noong taong 2000, ang Netflix ay meron ng 300,000 subscribers at nakaasa ang kumpanya sa US Postal Service para sa pagde-deliver ng mga DVDs. Ito ang kapartner ng Netflix sa pagde-deliver ng mga DVDs. Sa kabila nun, ang laki pa rin ang nalugi sa kumpanya na nasa halos $57 million. Dahil sa pagkaluging ito, nag-offer ang Netflix sa kakumpetensya nila na bilhin na lang sila sa halagang $50 million. Pero sa kondisyon na sila pa rin ang hawak ng online movie rental business kahit napalitan pa ang pangalan nila na Blockbuster.com. Basta sila pa rin ang hawak sa online platform. Habang ang Blockbuster naman mismo ang siyang bahala sa mga DVDs at delivery nito. Kumbaga para hindi na sila dumidepende sa US Postal Service. Kaso, hindi ito tinanggap ng Blockbuster ang offer ng Netflix. Sa madaling salita, walang interest na bilhin ni Blockbuster ang Netflix. Sa kabila ng rejection, ang Netflix ay patuloy pa rin lumago hanggang sumapit ang taong 2001. Bumagsak ang ekonomiya at naapektuhan ng luba ang lahat ng kumpanya, kabilang na ang Netflix, na kinakailangan nilang magbawas ng halos 1/3 na empleyado nila. Pero laking gulat nila dahil nung nagbagsak presyo ang kanilang mga DVDs na binibenta at mas naging affordable, mas lalo itong tinangkilik. Noong 2002, mas lalo pang tumaas ang subscription nito sa 670,000 at halos nasa 190,000 na DVDs na ang sinisip araw-araw. Sa kaparehas na taon, nag-initiate ang Netflix ng IPO o Initial Public Offering sa stock market sa pamamagitan ng pagbebenta ng 5.5 million shares sa alagang $15 per share. Sa second quarter pa lang ng taon, halos nasa 825,000 shares na ang naibenta. Taong 2003, ang Netflix ay finally kumita na ng halos $6.5 million. Noong 2005, 35,000 na bagong movies na ang available sa Netflix at araw-araw ay nasa halos 1 million na DVDs na ang dinideliver sa mga subscribers. Noong 2004, si Mark Randolph na dominant producer at board member ng Netflix at syempre tropa pips ni Reed Hastings ay nagretiro na sa kumpanya. Noon pa man, kinukonsider na talaga ng Netflix ang streaming movies online. Kaya nga lang malabo pa kasi hindi pa kaya ng internet speed na makapag-download ng movies ng mabilisan. Hanggang sa sumapit ang taong 2005, naglabas ang Netflix ng tinatawag na Netflix Box. Sa Netflix Box ay maaring makapag-download ng kahit anong movies. Kaya nga lang overnight mo nga lang ito ida-download tapos kinabukasan mo na mapapanood. Kaso nilangaw itong Netflix Box nila at yung konsepto nilang yon ay hindi pumatok. At dito nila nakita kung gaano dinadagsan ng mga viewers that time ang YouTube para lang mag-stream o manood ng mga popular na content kahit wala pang HD nun sa YouTube. Noong February 2007, ang Netflix ay nag-introduce ng tinatawag na Video On Demand. Isa itong system na nag-aalaw sa subscribers na mamili at manood ng movies, TV shows o makinig ng audio content kahit kailan nila gusto. Kailangan nga lang nila ng internet connection dito. Dito na inalis ng Netflix ang negosyo nila sa pagbebenta ng DVD online. Noong August 2007, nag-corrupt ang databases ng Netflix at napilitan silang ilipat lahat ng kanilang data sa Amazon Web Services. Nakumpleto lang ang pag-transfer nito taong 2008 na. Noong 2008, ang Netflix ay inintroduce ang instant online streaming ng mga movies at TV shows na talagang ma-enjoy ng kanilang mga subscribers sa unlimited plan. Noong September 2010, ang Netflix ay finally nilaunch ang streaming service nila sa international market. At hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga tao lalo na dito sa Pilipinas. Isa pa sa likaan ng Netflix na talagang naging matagumpay sila
ay ang Netflix original. Ito yung content na pre-produce, co-produce o distributed ng Netflix services. Noong March 2011, dito nagsimulang mangalap ang Netflix ng mga original content para sa kanilang collection. Ang kauna-unang pre-produce ng Netflix ay ang TV series na House of Cards. At marami pang pumatok na Netflix originals, kabilang na ang sikat na Money Heist. Alam nyo ba na as of December 2020, nasa halos 205 million paid subscribers na worldwide ang Netflix, na karamihan dito ay taga-US. At meron na itong network na $125 billion. Sino mag-aakala na ang dating DVD rental shop ay mayiging napakalaking kumpanya ngayon? Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.